Alam nyo, ito yung importanteng araw para po sa ating mga nandyan, mga drivers ng buses, jeepneys, private cars, lahat to ng mga sasakyan. Dahil ang ating special guest for today, ito ho ah, she took time para ho, ito kasi programang ito, hindi lang naman ito yung pagbibigay ng tutok to win para manalo. Kailangan no, meron din tayong information, may kaalaman ho tayo sa nangyayari ho sa buhay natin, sa lansangan, sa buhay natin sa araw-araw, di ba? So that's why, please welcome MMDA, the beautiful spokesperson, Asik Celine Pialago! Magandang hapon po, ma'am. Everybody's yes, watching us. Please, hello. Say hello to everybody. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, sir, magandang hapon po sa lahat ng MMDA family po namin na nakatutok ngayon. We have 7,000 force sa pangunguna po ng aming Chairman Danny Lim, GM Jojo Garcia, General Almadin, Attorney Artes. Hello. Hello, hello sa inyo lahat. At syempre, yung mga MMDA natin na mga nandiyan sa lansangan. Tama po. Yung mga constables po natin, 60%. Constables po tawag doon, ma'am? Tama po, sir. So, ilan po sila lahat? Well, overall, sir, ang constables po natin, nasa 3,000, no? Pero dahil po tuloy-tuloy ang internal cleansing, nabawasan po yan. Ngayon po, nasa mahigit 1,800 po. What is the internal cleansing? Sir, hindi naman na ho bago may mga constable na nai-involve po sa maling gawain. So, sa pangunguna po na aming Chairman Danny Lim, eh si Bak po kaagad yun, Sir Will. Pag ganun ho. Pag ganun ho. So, nababawasan po kami, pero patuloy pong nagdadagdag at nagtitrain ng mga bagong constable. Bakit nagagawa na isang MMDA na ganun? Doon sa loob na lisensya, mayroong 500, may 200, dahil ho ba sa hirap ng buhay yan? Bakit nagagawa? Well, sir, marami kasing factors, no? Pero kasama po yung hirap ng buhay talaga, sir, dahil yun yung rason nila. Pero hindi po kasi rason yung mahirap ang buhay para po gumawa ng masama. Pangalawa, sir, sa rason, yung mga drivers din po, ano, sana ho nakikiusap kami sa kanila, lalo na ho yung mga motorista, huwag din ho nating udyukan yung ating mga traffic constable na lagyan. Pero hindi naman ma'am talaga, lahat, di ba? I would say na may napapanood ako sa mga news na meron din naman ng mga taong tagayan, di ba? Una, pag sinusuhulan sila, sinasabi nila hindi tama yan. Tama, diba? Sir. Napaka-konti lang po nang nakaka-appreciate na may mga constables pa rin pong tumutulong sa mga panahon na kailangan ng walang kapalit. May mga constables po kaming maaayos at matitino. Nasisira lang po kami, sir, dun sa paiilan-ilan. But you know, kaya ho namin siya na-guest dito para malaman natin. Kasi ho, mabigat na topic ngayon tungkol sa paglalabasan ng mga buses. And then of course, lalo-lalo ng mga jeepney drivers. Hindi ba nakikita niyo naman? Ang ina na yung maraming tumatawag sa amin, maraming nag-video sa amin, hindi lang namin napapalabas kasi ayaw naman namin silang kaawaan, kaawa-awa, nang malimos na. Ngayon, itong time na to, pandemic na to, ito nangyayari sa atin. Ano ngayon ang dapat gawin ng MMDA at ano ngayon ang dapat nilang maintindihan at ng ating mga, mga drivers? Well, sure, binago ng COVID pandemic yung mga buhay po natin, ano? At sa pagbabago pong iyon, kasama yung pagbabago at pagsasayos ng public transportation. Sir, ang MMDA kasi implementing agency. Marami hong nalilito dyan na kami ho, hindi po kami ang naglalatag ng pulisiya. Lahat po ng policies namin should be and must be approved by the Metro Manila Council. Yan ho ang... Naroon ako nandidinig, what is the new EDSA? Well, sir, new EDSA, modified EDSA na po yan. Yung nakasanayan po natin na bus lane, yung nasa kanan, yung curbside, malilipat na po yan sa kaliwa. Yun nga ang gusto kong tanong, paano bababa yung mga tao? Paano sila magbabus stop? Paano ba yun? Alright. Sir, sa kahabaan po ng EDSA, mayroong dinesignate na 16 bus stops. So, 32 po yan kasi yung isang bus stop naman po usable for both direction. So, ang mangyayari, sir, yung dating mga buses po natin na nagbababa at nagsasakay kung saan-saan, bumabalagbag po sa mga intersections, kaya po nagkakaroon ng traffic build-up, puwersado na po sila dito sa gitna ng EDSA. Yung tanong mo, sir, kung saang bus stops, tatlo po yan, tatlong klase, sir. Yung existing MRT structure, yung existing LRT structure, o yung mga footbridges. So yan po yung minamaximize ngayon together with DOTR, DPWH, MMDA, and LTFRB. So pinag-aralan niya, ano nyo, mapansin ko lang, ma'am, explain ko lang, ano? Sige, sir. Nakasakay ko sa bus. Ito, para maintindihan, isa akong passenger, no? Pagsakay ko sa bus, kasama ko yung aking QN, matanda. Ngayon, ang pupuntahan namin ay doon lugar. Ngayon, ibababa nyo kami, saan kami bababa dito? Ang hirap ko, nakasama ko yung lolo at lola ko, nababa kami dito na may dumadaan sa kanya. Which is, meron naman kayong mga barriers, no?
Yes po. Yun ang problema. Barriers. Ngayon, pupunta kami sa gitna. Tatawid pa kami ngayon. Instead, nandun doon kami sa kantong bababa. O, Nay, alina po, Ticho. Doon na tayo lumakad. Hindi ba napakahirap nun sa mga public natin? But sir, yan po yung... Napag-usapan niyo ba yan? Yes sir, yan po yung ine-emphasize po natin ngayon na ang gagamitin po ay yung MRT structure. Sir, kung madadaan po kayo ng EDSA, for example sir, ito na lang, yung kahabaan po ng Guadalupe, no? Mm. Yung MRT po dyan sa gitna, may existing na po yung hagdanan sa gitna din. At nothing to worry po para sa ating mga mahal na lolo at lola dahil lalagyan po ng elevator yan. Mm-hmm. Magkakaroon din po ng ramps para po sa mga PWD. Yan ba mga sinasabi nyo? Kailan mangyayari yan? Well sir, ang target po ng completion by August or September. Magiging operational. This year? Yeah po, this year. Mm-hmm. So sir, nalilito lang yung mga kababayan natin. Ang worry po nila, tatawid sila sa EDSA. Wala pong pagtawid na mangyayari. Mang question. Is it possible? Kasi mahirap, left-handed ang ating mga drivers. Pwede bang ilagay na ng bus ang pintuan sa left side para more safety? Yan po ang long-term plan. Ah. Unti-unti lang, sir. Dahil sa pag-ahon po natin, pag-graduate natin sa GCQ, we call it interim. Yan po ang long-term plan. What's that? Interim? Interim. Para maintindihan na natin interim. Mga drivers. Siguro po sa layman's term, interim, temporary, na magkakaroon pa pero ng... Pero may baka magulo sila kasi meron nakalagay, don't interim. Don't interim. Okay. Pwede ba rin maliwanag? Okay. So, yun yun. Yes, sir. So, ang long-term plan... Yung ating pintuan, wala na po sa kanan, nasa kaliwa. At yung mga buses po na gagamitin, yung katulad po ng mga P2P buses na nakikita natin ngayon. PWD friendly, aircon, cashless yung payment. So what you're saying, yung mga lumang buses mawawala na in the future? Hindi naman po sir, may programa po ang DOTR sa kanila. I'm very sure magkakaroon po ng proper arrangement kung ano po yung magiging sistema. Ano sa tingin niyo yung talagang dapat na mangyari? Kasi maraming complaints, maraming hinanain ang mga drivers natin. For example, yung... Hello everyone! Mga kapuso, I'm Donita Knows. Nagustuhan niyo ba ang video na to? Marami pang hinanda para sa inyong lahat. Kaya mag-subscribe lang sa official YouTube channel ng Wawa Win! Don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated! Mula